as. Good morning mga kasabong. Narito tayo muli sa aking vlog sa Sunny NTV. Mga kasabong, pag-uusapan po natin ngayon ang hirap po sa in na red mites. Yung red mites ay isang uri ng puto o hanep ng mga manok. Kulay pula siya na sobrang liit na hindi natin talaga makita sobrang liit. Yun ang problema natin mga kapwa magmamanok kung paano kukuksain ang red mites. Kasi ang sanhi po ng red mites mga kasabong tulad nitong hawak. Nakita nyo itsura. Putla siya. Namumutla siya. Ganyan na nagiging itsura ng mga may red mites na manok. Ang red mites po kasi, sinisipsip niya yung sustansya o dugo ng ating mga alagang manok. Kaya ang ating mga manok, bukod sa hindi nakakatulog sa gabi, o kahit sa araw, kamot sila ng kamot dahil doon sa red mites nga. Bukod sa hindi sila nakakatulog, yung sustansya ng manok, yung mawala, makukuha ng red mites. Kaya ayan na yung ngayon. Nakita nyo? Maputla. Maputla siya. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo mga kasabo. Kung saang parte ng katawan ng manok, mahilig mamunggad ang mga red mites. Ito mga kasabo, tingnan nyo. Angatin nyo yung ilalim ng hita ng ating mga alagang manok. Hawiin nyo yung mga balihibo, makikita nyo yung pinagbabahaya ng red mites. Pangkaraniwang kasi yan, nandyan sa parte na yan. Ayan, tulad yan, mga kasabong. Kita nyo? Yung bilog na yan, yung spot na yan, dyan namamahay yung mga red mites sa alaga nating manok. Ayan, nakita nyo mga kasabong. Ayan yun. Kaya mga kasabong, wala tayong microscope. Hindi natin makikita yung ano red mite. Sobrang liit talaga nun. Sobrang liit lang niya. Hirap siyang puksain ng ano, yung mga kampaligo lang na wasaw. Hirap talaga. Pero may solusyon tayo dyan mga kasabong. May solusyon tayo. Para mapuksan natin yung testing red mites na to, gagamit tayo ng 785. Mga kasabong, ito super effective. 785. Safe naman po siyang gamitin sa mga alaga nating manok. Ito po ay insecticide sa mga halaman, mga kasabong. Pero effective to pamatay ng mga red mites. Ito pong 785, nabibili po ito sa mga bilihan ng mga fertilizer, pataba ng halaman, or siguro meron din po sa mga poultry supply. Mura lang to mga kasabong, mura lang to. 785. Papakita ko sa inyo mga kasabong kung paano ang paggamit ng 785. Tsaka syempre maglalagay din po tayo ng shampoo. Hindi mawawala yun. Kailangan natin ng shampoo, sachet ng shampoo. Syempre ang ipapaligo ko sa inyo ng manok mga kasabong. Hindi mawawala sa akin Ariel powder. Thank you.
itong Bitmin Pro, mga kasabong, ginagamit ko to after na ng pag-process natin ng pagpapaligo, pagpatay doon sa red mites. Kaya gumagamit po tayo ng Bitmin Pro. Nakita niyo itsura ng manok, mga kasabong, namumutla siya. Wala na siyang lakas. Kailangan natin ibalik yung mga protina, sustansya, lakas ng ating manok. Gagamit po tayo ng Bitmin Pro. Tara mga kasabong, ipapakita ko sa inyo kung paano ang proseso ng paggamit ng 785. Yan mga kasabong, gagawin na natin ang proseso kung paano natin puksain ang red mites. Unang gagawin natin mga kasabong, lalagay tayo ng tubig sa timba na ating pampaligong para sa ating mga alaga manok. Pag may tubig na po, lalagay po natin yung 785. Actually, ito mga kasabong na gamit ko na dati. Pero hindi pa naman expired, pwede pa natin gamitin. Ngayon, yung dami nito, gagawa po tayo para sa 10 manok, mga kasabong. Yung ibang walang red mites kong alaga, isasama ko na rin po sa paligo na dito sa 785. Para kung sakaling meron man silang mga ilang isang piraso, dalawang piraso red mites, mamatay na sila. Kaya mga sabong, tatansyayin nyo lang pagbuho sa tubig. Siguro, mga dalawang kutsara mga sabong. Haluin po natin yung tubig, mga kasabong. Makita nyo yung tubig, mga kasabong, kulay puti na siya. Namumuti siya dahil doon sa 785. Ayan, mga kasabong. Lalagyan po natin ng konting powder. Sunod po natin ang sachet ng shampoo. Hindi na po natin ipapakita yung ayun. Sige na shampoo. Okay mga sabong. Haluin lang po natin para mag-mix yung matunaw yung powder tsaka yung shampoo. Sabong. Lulublub na po natin yung ating mga alaga. Simple lang itong mga proseso na ito, mga sabong. Sobrang effective. Mga sabong, ito nga palang treatment na to, base lang sa aking experience. Pero ito, mga kasabong, nakuha ko ang paggamit nitong pamuksa sa red mites kay Sir Jack Gagala. Sa kanya ko lang po nakuha yung idea na to. In-apply ko lang sa alaga kong ano. Super effective, mga kasabong. Super effective. Kaya maraming salamat, Sir Jack Gagalak. Share ko lang po, Sir Jack, sa ating mga kasabong, sa ating mga subscriber. Siyempre mga kasabong, iwasan po natin na mapasukan ng tubig yung bibig ng ating mga alagang manok. Ganito lang. Ilamusan lang natin.
natin na yung tubig na pinapaligo natin ng gamot eh pumasok doon sa balat, lahat po siya mabasa dapat. Kasi alam niyo naman po natin na makapalabalahibo naman natin. Tulad niyan, basang-basa na siya. Dapat ganyan po, pasok yung tubig sa balat. Ganyan, mga sabong. Simple lang. Simple lang proseso para sa pagbuksa sa red mites. Ganyan lang. Okay na yan. Ngayon, mga kasabong, tapos na natin paliguan ng ating manok. Ito yung unang araw ng pagproseso. Dahil mga kasabong, take note, meron pa tayong pangalawang araw. Ngayon, unang araw, pinaliguan natin siya. Siyempre, patutuyoy natin. Sa maghapon siya magutuyo. Ngayon mga kasabo, bukas ng umaga, may treatment pa tayong gagawin para sa kanya. Kaya mga kasabo, sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, para mapanood ang ating segment ngayong araw na to, please subscribe my channel Sunny NTV. Pakipindot na rin ng notification bell mga kasabong, para updated kayo sa mga videos na aking lalabas. Siyempre mga kasabong, pindutin nyo na rin yung thumbs up. Pakishare na rin. Maraming salamat po. Good morning po mga kasabong. Narito na po tayo sa second day ng ating treatment para sa red mites. Mga kasabong, ipapakita ko na po sa inyo kung paano natin gagawin yung treatment para doon sa red mites. Bukod po doon sa pagpaligo na meron tayong 785. Meron pa po tayong pangalawang treatment. Ito nga po yun, for the second day. Ang gagamitin po natin, mga kasabong, ay gas. Ito po yung kerosene na nabibili sa mga gasolinahan. Yung gas na ginagamit sa Dibong Bangkalan, kung alam mo po. Ito po yun. Sa halagang 10 piso lang yung binili ko, napakadami na. Ito po ang i-apply natin doon sa pinaglulunggaan ng red mites sa katawan ng ating mga manok. Ipapakita ko po sa inyo, mga kasabong, kung paano gawin, paano i-apply itong kerosene sa ating manok. Safe po ito, mga kasabong, safe. Wala pong problema to. Hindi po mamamatay ang manok natin. Ang mamamatay po dito ay yung red mites na nakatago sa loob ng katawan ng ating mga alagang manok. Okay, mga kasabong, papakita ko sa inyo kung paano gamitin. Ito po yung mga kasabong yung meron nating red mites na manok. Dalawa lang po yung manok na ating i-applyan. Binisita ko na po yung mga alaga ko, meron pong dalawang manok na may red mites. Mga kasabong, ganito po ang pag-apply ng gas sa treatment natin doon sa pinaglulunggaan ng red mites sa balat ng ating mga alagang manok. Ito mga kasabong, papakita ko sa inyo saan naglulungga yung mga red mites na hindi napatay ng 785 sa pagpaligo natin sa manok. Ito na po, mga kasabong, tingnan nyo. Angatin nyo lang po yun sa may ilalim na hita. Diyan po nagpupugad yung mga red mites. Nakita nyo po ito? Yan po ang red mites, ang pinaglulunggaan ng red mites, mga kasabong. Ito pong brown na to, natuyot na yan doon sa 785. Yan, yan. Kukulay, parang yellow na siya, light yellow. Damay na siya doon sa 785, mga kasabong. Pero ang red mites na naglungga dyan na sariwa, na bago, ang kulay niyan, mga kasabong, pulang-pula.
pulang-pula po yung gilid ng butas na yan. Nakita nyo po ito, meron po yung butas sa gitna. Diyan po sa loob niya naglulungga yung mga red mites na hindi napatay ng 785 na pampaligo natin. Ngayon, mga kasabong, paano puksain yung red mites na nasa loob ng butas? Nasa loob ng butas na yan. Madali lang po, mga kasabong. Ito po ang kailangan natin. Palito ng posporo at saka yung gaas na kerosene. Sausaw nyo lang po yung ulo ng palito ng posporo sa gaas. Tsaka nyo po i-apply doon sa butas na pinagpasukan ng red mites. Yan po. Mga kasabong, ito po ay tiyagaan. Tiyagaan po yan. Kung saan lang po may butas na parang tigyawat, doon nyo lang po siya ipapatak, mga kasabong, ididikit. Hindi po natin pwedeng lagyan kahit walang butas yung balat na pinagpasukan ng red mites. Hindi po natin pwedeng gawin yan, mga kasabong. Maluluto po yung buong balat dahil sa kerosene. Kaya doon lang po mismo sa butas ng pinagpasukan ng red mites, doon lang po natin ipapatak yung sa may palito ng posporo na may gas. Okay, mga kasabong, takam pa uli natin yung iba. Yan, ganyan lang po. Pasanapin nyo pa o, hanapin nyo po kung saan pa may red mites. Kasi mga kasabong, yung mga nakatago sa loob ng balat, yung mga naglungga, hindi po kayang patayin ng ano, ng paligo lang na may 7. Kaya ang ginagawa natin, papatakan natin ng gaas. Sigurado po, mga kasabong, patay. Malalaman nyo naman yan kung ano yung itsura ng balat na parang tigyawat na pinasukan ng red mites sa loob ng 2 days, mga kasabong, bisitahin nyo. Iba na itsura ng balat ng pinagpasukan ng red mites. Merong buhay na buhay na red mites na nasa loob. Kulay pula yan. Kulay pula. Pagka ganito may yelo na, napatay na siya na.
yung episode natin kanina.